Hi guys, welcome back to my channel. Yun. So for today, ang silipin naman natin is the Toyota Hiace Commuter na 3.0. Yun. So iba pa to kaya Commuter Deluxe ha na 2.8. So ito si 3.0 to. So ito yung bago mag Hiace na Commuter Deluxe. Yun. So yan siya. So bali ito pala, available to sa 15 to 18 seaters ayon kay Joy Pascual. So kung meron kayong inquiries, kontakin nyo lang si Joy Pascual ng Toyota Taytay. May Facebook din siya. So kung may mga katanungan kayo tungkol dito sa commuter na to, na sobrang sulit na sasakyan, of course, laging sulit yung feature natin dito sa 4PT. Kontakin nyo lang siya or sa Facebook, hindi yan natutulog, 24 hours yan. Dun. So gusto ko munang pasalamatan ng Toyota Taytay. Maraming salamat po. So kung may mga kailangan kayo na Toyota na sasakyan, alam nyo na. And thank you din pala sa Liempoholic. Yun. So iting number ni Liempoholic, so itry nyo na yan, the best yan. So available na sila sa Tutuban Mall. And thank you din sa Boom Cafe. So yun yung kape ko kaya gising na naman ako ngayon. Yun. Thank you Boom Cafe. So itry nyo number nila, try nyo yan. And sa Kochi PH Scent, of course, yung mga pabango ng sasakyan ko ito. Gusto ko na to dahil hindi siya masakit sa ulo, hindi nakakasulasa kung amoy niya. So, Kochi PH Scent, thank you. So, ito rin yung contact number nila. Order na lang kayo. Thanks. Yun. So, yung body type nito, of course, passenger van. Yun. Then, yung price pala nito is 1.4 or 1,480,000. So, ganun siya kasulit. Yun. So, yung engine nito is a 3.0 liter diesel engine. 4-cylinder, 16 valve ito. Dual overhead camshaft din siya. Dual overhead camshaft. Yun. Direct injection po ito. Meron siya nga 136 horsepower and 300 newton meters of torque at 2,400 RPM. Rear wheel drive po siya. And yung top speed dito is 140 kilometers per hour. Yun. Yung kanyang fuel tank capacity is 70 liters. Nice, no? And yung height pala nito is 1,980 millimeter. And yung ground clearance niya is 185 millimeters din. Yung kanyang maximum cargo na pwede niyong ilagay sa likod. Dahil ito, of course, kung hindi ito pang pamilya, pang negosyo niyo ito, diba? So, kaya nito hanggang sa 6,000 liters. Ganun talagay. Yung pwede niyong ikarga dun sa pinakalikod. Kasi natutupi yung upuan nito sa likod. Yun. So, yung transmission nito is available lang sa 5-speed manual transmission para sa commuter. Yun. So, dash-mounted yung manual transmission. Yun. So, syempre silipin na natin yung Hiace Commuter 3.0. So, unahin natin dito sa may harapan. So, dito guys, bale, halogen headlights. Yan, reflectorized halogen headlights. And then, bulb type yung kanyang turn signals. And then, yung bumper niya is color black. Yan. Color black siya na matte. So, ito si commuter, wala siyang fog lamp. Pero pwede niyo palagyan kasi may abang naman to. Yun. And then yung grill niya is body color. Yan, body color siya. And then yung kanyang mga wipers. Meron din siyang wash pipe, washer. Yan, so ganyan yung itsura niya. So, bali itong unit na ito kasi for release na to, kaya naka-tint na to. Yan. And then meron siyang color black na side mirror, and yung door handle niya is also color black. Tapos meron siyang antenna dito. Ayan. So manual yung antenna niya. So yan yung harapan ni Toyota Hiace Commuter. Yun. So dito naman sa side, color black yung kanyang mga door handles. And yung tires nito is 195 R15. So 15 inch yung steel rim nito. So hindi siya nakamags, steel rim siya. And then meron siyang full na cover. Yun. Yan. And then isa sa gusto ko dito is yung glass niya. Kasi kung mapapansin nyo, nagtutuloy siya hanggang dun. And ito, nabubuksan to. Ito. Itong part ito, nabubuksan yan. Yan. Kagaya rin nung nasa kabila. Yan, pwede ma-open yan. Yun yung maganda dito kay Hiace. Yun. So, silipin naman natin yung loob.
So hi guys, nandito na tayo sa loob ng Toyota Hiace Commuter. So yung door panel niya is a color black na plastic material siya, durable plastic material. So manual yung bintana niya. And meron siyang bottle holder and door pockets. And speaker yung nasa baba niya. And then dito naman, yung dashboard niya ganyan ang itsura, ganyan yung layout niya. So ang simple ng layout ni Hiace Commuter. So ito yung 18 seaters. Tapos yung mga aircon vents niya dito is pare-pareho ng hugis. So patayo silang lahat. Yun. So ito meron itong dual SRS airbag. So isa sa driver, isa sa passenger. Yan. And then ganito yung itsura ng kanyang gauge cluster. Or yung panel niya. Yan. So ang simple niya guys. Pero lahat na kailangan nyo nandito na. Yun. Tapos dito naman, meron siyang lagay ng coins. And yung manibela nito is na-adjust yung height niya. Yan, pwede yung i-adjust yung height niya. Yan. Pero hindi siya telescopic. So, meron siya height adjuster lang. And then, nakasusi ito. So, meron siyang susi. And then, 5-speed manual transmission to guys. Yan. Tapos ito yung kanyang handbrake. Ganyan yung sure na handbrake niya. Tapos, ito yung control sa mga aircon niya. So, rotary type siya. So, ito yung sa moods. It's AC kasi pwede mong mapatay, pwede mong ma-on. Para naka-blower lang siya. And then yung fan niya. And then yung temperature. Ito sa rear. Pwede mong ma-off kasi yung rear dito. And, or ma-on. And then, meron siya dito. Ito, sa ilaw to. Tapos meron siya ditong pocket ulit. And then meron siya ditong tagong cup holder. Yan. Tapos yung ito hazard button. So ito yung itsura ng kanyang head unit. So 2 din siya pero hindi siya touchscreen. Meron siyang CD. Meron siyang FM radio. Meron siyang auxiliary input. Yan. And meron din siyang USB port. Yun. So, ang simple lang ng Toyota Hiace na commuter. Tapos may grab handle dito. So, magkabilang side yung grab handle niya. Meron din dito sa taas. Sa passenger. Tapos yung itsura ng mga seats pala niya. Ayan. So, ano siya? Synthetic leather siya, guys. Dito sa harapan. Ayan. So, ganito yung itsura ng harap niya. So, mataas. Naka-elevate talaga yung upuan dito. Pero yung mga itong seat niya sa driver, pwede mo rin ma-adjust to paharap and paatras. Yun. So meron din siyang glove box compartment. Yan. And meron pa dito ang storage area. Tapos meron siyang 12 volts power outlet. So pwede nyo ma-charge yung mga gadgets nyo dito. Hindi kayo malulubat. And meron din siyang ganito. And dito naman sa taas, ito yung sun visor niya. So walang mirror, pero may mga pockets. Ayan, may mga pockets siya. Lagay ng lisensya, resibo, and kung ano-ano. And yung sa kabila, wala rin siyang mirror, yung sun visor. Yun. So yan yung itsura ng harapan ni Hiace Commuter. So silipin naman natin yung likod, guys. So silipin na natin sa likod. Ayan. So ganyan yung itsura niya. So yung door niya, daling buksan na actually, no? Ito yung lock ng door. Yan yung itsura niya. So sliding door siya. Tapos madaling sumampa dito kay Hiace na 18 seaters kasi may ganyan siya. Tapos may storage pa pala dito. Taguan ng jack. Yan. Ganyan yung itsura niya. So ito 18 seaters to guys. Ganda yung mga upuan niya. So synthetic leather. Yung mga seatbelts, 3-point seatbelts. Yan. So ito kasi, access to papunta sa likod. So napafold yung mga upuan nito. Ganyan. So may mga grab handle dito. And meron pang tools pala sa ilalim. So ayan. So nakadesenyo talagang lagay ng tools yan. Yun. Tapos dito, yung kisame niya, ganito yung itsura. And may ilaw din siya dito. Pero naka-off kasi dun, in-off ko pala sa harap. Ganito yung mga aircon vents niya. So meron siyang separate na control ng aircon vents.
Yan. Tapos bali dito, yung aircon niya, dito lang sa harapan. So tatlo siya. Pero abot na abot yan hanggang doon sa likod. Yan. So yung pinaka-last row naka-fold yun, fin-fold ko yun. Itong mga to fix to, hindi na fo-fold yung mga to. Yan. Sa itong mga upuan na to, yan, fixed siya. So yan. Ganyan siya. So wala akong nakita mga cupholders dito. So talagang ano siya, pang long drive. Ganun yung design niya. So kasyang-kasya, komportable. So kahit dito ko umupo, subukan ko umupo dito. Yan, komportable pa rin ako. Saka yung leg room niya, guys. Yan. Ganda yung leg room niya. Hindi lang nare-recline yung mga upuan niya. Yun. So, ayan yung view niya pag nasa likod ka. Bali, upuan pala niya, no? Sa harapan. Kasama na yung headrest. Kaya magkakabit na siya. Ganun. So, silipin naman natin sa pinaka last na part. So, bali, ilaw pala nito, meron pa dun sa pinaka likod. Yan. Nice! Gandang sulit nitong sulit ng presyo nitong Toyota Hiace na commuter. Talagang good enough siya, pwedeng pang family, pwede siyang pang negosyo. Sandaling iksara ng door. Yun. So yan. Si Toyota Hiace commuter. So silipin natin sa pinakalikod. So dito, so yung mga ilaw niya, bulb type siya. Yan, yung brake light, signal, and yung reverse. So wala siyang wiper. Wala rin siyang third brake light or yung high mounted stop lamp. Ito. Tapos color black ito. And yung bumper niya is also color black. Yun. Pero maganda sa bumper kasi nito, hindi siya madaling ma-scratch. So may pagka-scratch resistant siya. Yun. So pwede nyo na lang din palagyan ng ano dyan, ng parking sensors kung gusto nyo. And then dito naman sa likod, pag i-open siya dito, yan, yan yung likod niya. Ganyan itsura, guys. So itong pinaka-last na upuan, napo-fold siya para pag may isasakay kayong bagahe dito. So malaki yung pwede nyong masakay na bagahe. So yung mga maleta, kahit matatangkad siya, masasakay nyo siya dito. Itong sinasabi kong dalawang fixed na upuan, hindi siya napo-fold, ha. So fixed na yan. Fixed. So may mga grab handles din sila dito. And ito yung pinaka-last na ilaw na sinasabi ko sa inyo. Sa last row. Yan. So ganyan siya. So ito naman, pwede mo naman tong madali lang naman siyang kunin. Tupuan. So, release mo lang dyan. Tapos itong paa, tayo mo. Tapos yun, baba mo na siya. Maglalock na yun sa ilalim. Yan. Tapos, hawakan mo to. Ayan. Yan yung pinaka-last na upuan niya. So, ganyan siya. Yan yung layout ng mga upuan niya, guys. Hindi ko na binuksan yung bintana doon na pinapakita ko sa inyo, ha. Itong mga bintana na ito. Nabubuksan kasi yan. Hindi ko na siya binuksan kasi kakatint lang nito. For release na kasi ito. Baka mabakbak yung tint. Yun. So pag ibabalik mo siya, fold mo lang ulit tong upuan. Kung magkasakay ka ng malaking bagahe. And then ito yung release niya dito sa baba. Tapos, yan. Tayo mo na siyang ganyan. Tapos fold mo na to. Ito yung paa. Tapos, balik mo tong hook niya. Yun, ganun lang kadali. Ganun siya kadaling i-fold. Hindi siya mabigat. Kasi may assist siya. So, yan yung likod ni Hiace commuter. Tapos, ito pala yung bukasan ng door niya pag sa loob gagaling. Ganyan siya, iniikot lang siya. And ito yung lock. So, close natin. So, yun guys. Ayan yung itsura ni Hiace commuter. So, I think that's all for today, guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe para updated ka sa mga budget-friendly na sasakyan. Yun. Thank you!